Veshi, what's up, kamusta po kayo lahat dyan? Welcome back to my channel, and as you can see, wala tayo sa beauty studio natin ngayon at nandito tayo sa aming kusina kasi on today's vlog, ituturo ko na sa inyo ang aking itlog, kamote and saba recipe kasi alam ko, nung napanood niyo yung aking weight loss journey, yung aking itlog, kamote and saba diet, ang dami talaga sa inyong nagtatanong sa akin kung paano ko ba yung pre-prepare, paano ba yung tamang servings, paano ba yung tamang pagluto, and all that stuff. Kaya ngayon, i-re-reveal ko na talaga lahat yan sa inyo. Kaya naman mga beshi, kung ready ka na at excited ka ng magluto kagaya ko, then just keep on watching. Unahin na natin yung ating itlog. So, etong itlog, napakaraming klase ng itlog ang mabibili nyo sa grocery. Pwede yung ganitong commercial itlog na kulay puti at pwede rin naman yung organic. And sabi ko nga, ang limit lang talaga ng itlog is as much as possible, 2 eggs per day lang. Kasi kapag nasobrahan ka sa itlog, ang mangyayari sa'yo, magiging constipated ka. Kumbaga, mahihirapan kung dumumi. And sa akin, simple lang naman yung ginagawa ko. Binuboil ko lang talaga siya or pinapakuluan ko lang siya in 10 minutes. And 10 minutes kasi ako, ayoko kasi nung itlog na sobrang tigas. And ayoko lang din naman nung sobrang labot. Kumbaga, for me, perfect talaga yung 10 minutes. Kasi yung consistency niya, parang yung sa Japanese ramen na medyo matigas yung sa labas pero sa loob, medyo gooey pa. And mas na-enjoy ko kasi kapag ganun yung linuluto. And usually ako, nagpe-prepare na ako for the whole week. Kasi syempre, dahil nagtatrabaho nga ako, and 5 days a week ako nagtatrabaho sa ospital. Minsan, syempre, wala na akong time. And then, at the same time, para tipid na rin dun sa gas namin. So since 2 eggs per week, naglalagay lang ako ng 14 eggs. So, ayan, 14 eggs. Tapos, napakuluan ko lang siya sa maximum volume. And, itatimer ko lang siya ng 10 minutes. So, eto, marami rin nagtatanong sa akin, paano kung nagsasawa na kami sa boiled eggs, pwede bang iprito? Yes, beshi, pwede mo siyang iprito. Kaya lang, tandaan mo, kapag pinrito mo yung itlog, you have to take into consideration yung oil na gagamitin mo. And ang pinaka-healthy talaga na oil na dapat mong gamitin pag nagpiprito ka ng itlog or any food is olive oil. And alam ko, eto, medyo may kamahalan to, pero sobra namang daming benefits nito and sobrang ganda talaga nito sa pagda-diet and sa health natin overall. Sobrang kaganda to ng skin. Sobrang daming benefits talaga nito. And as much as possible din, kapag magpiprito kayo, kunyari scrambled egg, ano, maglalagay lang kayo ng pepper. Huwag kayong maglagay ng salt. Kasi nga, kung naririnig niyo yung mga nagba-bodybuilding, di ba? Nagno-no salt diet sila. Ang dahilan kasi noon is salt attracts water. Kumbaga sa katawan natin, kapag maraming salt content, yung tubig ina-absorb niya. Kaya kung napapansin niyo, kung mahilig kayong kumain ng mga maalat na pagkain, ang tendency, parang feeling nyo, bloated kayo. Kaya kapag ipiprito nyo yung itlog nyo, ang gamitin nyo lang is olive oil at pepper. Para naman sa ating saba, ito yung itsura ng saba namin dito sa Canada. At as you can see, ibang-iba yung itsura niya compared dyan sa saba natin sa Pilipinas. Kasi dyan, alam ko, di ba yung saba natin, ang liliit. Tapos usually, nakalagay siya sa sapiling na ganon. Minsan, merong mga tinitindang ganon dito sa amin. Kaya lang, madalas, napakamahal kasi nila tinitinda. Siguro kasi for import fees, tas ang dami siguro nilang binabayaran taxes and all that. Kaya ang binibili ko is itong banana plantain ng Guatemala na sila talaga yung nagsusupply ng mga banana plantains dito sa Canada. And sobrang mura nito. As in, yung banana plantain kasi ng Pilipinas, minsan tinitinda nila times 3 ng presyo nito. Kaya eto, dito ako nag-i-stay. Kasi syempre, gusto ko kahit papaano nakakatipid ako, diba? Then eto, malalaman mo rin naman na banana plantain siya kasi ibang-iba yung itsura niya compared dun sa regular na saging. Kasi yung regular na saging kasi, diba, very smooth siya, very yellow. Eto, parang kagaya niya lang yung sa Pilipinas na saba na medyo ano siya, yung parang triangle yung shape niya na minsan parang square pa nga kasi meron siyang mga kantong ganyan sa gilid and then dinidikitan nila ng plantains para hindi kami malito dito sa grocery. And eto, pagdating sa limit ng pagkain ng saba, wala naman talaga limit. Sa akin, kinakain ko siya hanggang gusto ko siyang kainin hanggang sa mabusog ako. Pero madalas, nauubos ko lang talaga is isang banana plantain per day kasi eto, sobrang bigat niya sa tiyan and parang isang ganito, katumbas niya na is dalawang maliliit na banana plantain ng Pilipinas. And pagdating naman sa luto nito, minsan hindi ko na din talaga siya niluluto. Kinakain ko siya ng fresh as is. Anyway, fruit naman to. So pwede mo siyang kainin ng
hindi niluluto. Pero minsan, syempre may mga time na umay din ako, nakakainin ko na siya ng ganito. Ginagawa ko, sinasabay ko siya dun sa itlog na pinakuluan ko kanina. Minsan, pinapakuluan ko rin siya. Pero madalas talaga, kinakain ko siya ng fresh para tipid na rin and para mas healthy. And last, para naman sa ating kamote, ito talaga best yung pinakamatagal kong pre-prepare sa lahat kasi gusto ko masarap talaga yung kamote na kinakain ko since ito nga yung aking substitute sa rice since low-carb diet nga ito. Pero ang problema ko kasi dito, Beshi, yung kamote dito sa Canada, medyo iba yung consistency niya compared sa kamote natin dyan sa Pilipinas. Kasi dyan, yung kamote natin, kulay pula siya, then sa loob puti siya, di ba? And kapag linuto mo, very mushy siya, masarap, malambot, sobrang tamis. Dito, Besh, ibang-iba talaga yung lasa niya at consistency niya. Kasi usually, yung kamote namin dito, ang nagsusupply is USA and Mexico. And yung binibili kong kamote is itong organic na sweet potato ng USA. Ang itsura niya is ganito, color orange, and then yung loob niya, color orange din. At ang tawag nila dito is sweet yam. And then at the same time, pumibili din ako nitong purple yam na kung saan yung loob nito, color violet siya, parang ube. Pero kamote din siya. And dati talaga, Besh, yung luto na ginagawa ko dito is pinapakuluan ko lang siya. Actually, sinasabay-sabay ko yung itlog, saba, tsaka kamote sa isang lutuan na ganyan. Pinapakuluan ko siya para tipid and para masasabay-sabay na. Kaya lang, napansin ko, nung kinakain ko yung kamote, hindi ako nag-e-enjoy, Besh. Napansin ko kasi sobrang watery niya and sobrang tigas niya. Kumbaga, alam niyo yung pickles or yung pepino, di ba? Yung antigas niya sa loob, very crunchy siya. Tapos kung kinain niyo, medyo matubig-tubig, ganun. And then ang problema ko pa, since naka-brace ako, natatakot ako kasi baka mabali ko yung mga, ano ko, yung mga, ayan, wires ko sa brace ko. And baka matanggal yung brace ko. Kaya naghanap talaga ako ng way kung saan maluluto ko yung itong mga kamote na to na mag-e-enjoy ako. And buti na lang talaga nakahanap ako ng way. At two ways yan, Beshi. Una, either pinapagrill ko siya or pinapaihaw ko siya sa tatay ko kapag nag-iihaw siya. O kaya naman, ang ginagawa ko, binibake ko siya na parang dessert na kung saan, Besh, ito talaga sobrang sarap niya kapag binake. Alam mo yung tipong parang kumakain ka ng cake. Ganun talaga yung lasa niya. Sobrang sarap niya. At eto, sa totoo lang ha, eto, isi-share ko lang sa inyo, Besh. Dati, nung binabaon ko siya sa trabaho ko, yung mga katrabaho ko, nagtataka sila kung ano yung kinakain ko. And then, pinatry ko to sa kanila. Hanggang dumating sa point, Besh, na pare-parehas na kami ng baon. As in, ginaya din nila tong recipe ko kasi sobrang sarap and sobrang nag-e-enjoy din talaga sila. Kaya, Beshi, kung meron kang oven dyan sa bahay mo, itry mo to kasi sobrang sarap din talaga nito. Kaya naman, kung excited ka nang makita kung ano ba yung aking secret kamote recipe, then simulan na natin. Una, hugasan mo muna yung mga kamote. And etong kamote na to, good for 1 week na din talaga to. Kasi ako, linuluto ko na siya ng isahan para hindi hassle sa akin. And kukunin ko na lang siya sa ref and yung microwave ko everyday. And then after niyan, kukuha lang ako nito sa nakalan ko. And kung napapansin nyo, meron siyang paper towel. Kasi etong chopping board namin, ginagamit to sa ano, sibuyas at bawang. And ayaw kasing maglasang sibuyas at bawang yung kamote ko. Kaya meron lang ganyan for protection. Pero nasa inyo naman yun, Ben. And then, eto, hihiwain ko lang siya into cubes.
Dito ha, huwag nyo rin sa sobrahan yung olive oil. Kasi one time, sobrang dami ko linagyan na olive oil. Ang tendency, sobrang mamantika naman yung nangyari sa kamote ko. Although, ano, healthy pa rin naman siya. Kaya lang, hindi na siya yung parang dessert na parang tart. Kasi sobrang ano niya na, basa siya. And then, sprinklean ko lang siya ng cinnamon kasi sobrang favorite ko talaga ang cinnamon. Pero, unti lang naman, beshi. Huwag niyong susobrahan kasi ang tendency naman, pag nasobrahan niya ito, sobrang tapang naman ng magiging lasa ng inyong kamote. So, para siya nagiging cinnamon bread. Kung alam niyo yung cinnamon na ano dessert, para nagiging ganun yung lasa ng aking sweet kamote. Ayan, ready na ang ating kamote. And yung oven namin, na-preheat ko na yan into 400 Fahrenheit or that's 200 Celsius. So ngayon, ilalagay ko na siya dito sa loob. Ayan, medyo mainit-init. Dahan-dahan, beshi. And i-timer mo lang yan ng 40 minutes. Ayan, so hihintayin lang natin maluto ang aking kamote and then babalikan ko kayo para sa ating finished product. So, eto na ang ating itlog, kamote, and saba diet. And as you can see, beshi, lahat yan ini-slice ko rin talaga. And eto yung portions na kinakain ko every single day. And eto, I suggest gawin nyo rin to kapag gusto nyo sundin ang aking itlog, kamote, and saba diet. I-slice nyo siya, beshi. And ang dahilan kasi nyan is because, diba, yung utak natin, yung utak ng tao, nakakondisyon yung utak natin na kapag marami tayong nakikitang pagkain at marami tayong sinusunod, subo or marami tayong ninunguya, ano, mas madali tayong nabubusog, diba? And eto, ginagawa ko siyang ganyan, parang dinadaya ko rin yung sarili ko. Although, alam ko naman din siya, pero kapag nagugutom ka kasi, hindi mo naiisip na dinadaya mo yung sarili mo. Kumbaga, dinadaya ko yung sarili ko na ang thinking ko, pagkain ako nakain, ang dami ko na nakakain. Pero ang totoo, yan lang talaga yan. Dalawang itlog, isang buong saba, and then 12 pieces na kamote. And then aside from this, kapag ka gusto kong kumain ng iba, ang kinakain ko lang is either apple or avocado. And then yung iba ka pang diet, isishare ko sa inyo yan on my other vlog. Kasi ngayon, ang focus talaga natin is ang aking itlog, kamote, and saba recipe. So yun lang naman, beshi. And eto pala, bago ko i-end ang video, sasabihin ko rin sa inyo na itong itlog, kamote, saba diet, meron din talaga tong disadvantage kapag ganitong diet ang ginagawa mo. At ang disadvantage ito, beshi, is utot ka ng utot. And sa totoo lang, first week na ginawa ko to, sobrang baho talaga ng utot ko. Pero buti na lang nagtatrabaho ko sa ospital, kaya hindi nila nahalata na ako yung umutot. Akala nila yung pasyente lang. Pero yon, so umpisa lang naman talaga siya mabaho. Pero after mong, ano, yung katawan mo, after ma-detoxify, after mo ma-release yung toxin sa katawan mo, mga 2 to 3 weeks, mapapansin mo, hindi na ganun kasama yung amoy ng utot mo. So, yun lang, beshi. I hope kahit papaano, nagustuhan mo tong vlog natin ngayon. And kung na-try mo to at gusto mo tong i-try, and kung may iba ka pang gustong suggestions sa akin or questions, i-comment mo lang yan on the comment section below. Magchikahan tayo dyan, beshi. And yeah, that's it for today. If you like this video, just give me a thumbs up. If you have some comments or suggestions, just comment down below. And please don't forget to click that subscribe button down there to get updated with my vlogs. Once again, my beshi, spread the love and positivity. God bless us all, and I'll see you on my next vlog. Happy dieting, beshies! Mmm! Sarap!